Magsitayo na po ang lahat. Hihintayin niyong Panginoon, dakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti, iyong tinataglay. Gawin mong sa aming kaloob ay manuot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog upang sa pagunlad ng aming pagsunod sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupkup sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo. Magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi ko kayo makausap tulad ng ginagawa ko sa mga taong nagtataglay ng Espiritu. Kailangan kausapin ko kayo bilang mga taong namumuhay ayon sa laman, mga sanggol pa sa pananampalataya kay Kristo. Binigyan ko kayo ng gatas, hindi matigas na pagkain, sapagkat ito'y hindi pa ninyo kaya. At hindi pa ninyo kaya hanggang ngayon, sapagkat nananaig pa sa inyo ang laman. Mayroon pa kayong inggitan at alitan, at iya'y nagpapakakilalang makasanlibutan pa kayo at namumuhay ayon sa laman. Kapag sinasabi ng isa, ako'y kay Pablo, at ang iba, ako'y kay Apolos, hindi pa tanda iyan na kayo'y namumuhay pa ayon sa laman? Sapagkat sino si Apolos at sino si Pablo? Kami mga lingkod lamang ng Diyos na kinasangkapan niya upang akayin kayo sa pananalig kay Kristo. Ginagawa ng bawat isa ang gawaing tinanggap niya sa Panginoon. Ako ang nagtatanim, si Apolos ang nagdilig. Ngunit ang Diyos ang nagpatubo at nagpalago. Hindi ang nagtatanim ni ang nagdidilig ang mahalaga, kundi ang Diyos na siyang nagpapatubo at nagpapalago.
ang nagtatanim at ang nagdidili ay kapwa manggagawa lamang at bawat isa'y tatanggap ng gantipala ayon sa kanyang pagpapagal. Kami, parihong manggagawa ng Diyos at kayo ang bukirin niya. Kayo rin ang gusali ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang bansang ang puon ng Diyos. Mapalad ang bayang kanyang ibinukod. Magmula sa langit, kanyang minamasdan ang lahat ng tao na kanyang nilalang. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Nagmamasid siya at namamahala sa lahat ng tao sa balat ng lupa. Ang isip nila'y sa kanya nagmula, walang nalilingid sa kanilang gawa. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon. Siya ang sanggalan natin at katulong. Dahilan sa Kanya, kami natutuwa. Sa Kanyang ngalan ay nagtitiwala. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ikaw, Kristo, ay sinunggo upang sa dukha ay magturo, magpalaya sa bilanggo. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, umalis si Jesus sa sinagoga at nagtungo sa bahay ni Simon. Matapos noon, mataas noon ang lagnat ng biyanan ni Simon. Kaya't ipinamanhik nila kay Jesus na pagalingin siya. Tumayo si Jesus sa tabi ng higaan ng babae at iniutos na umalis ang lagnat. At nawala nga ito. Noon di tumindig ang may sakit at naglingkod sa kanila. Paglubog ng araw, ang lahat na may sakit, anuman ang karamdaman, ay dinala ng kanilang mga kaibigan kay Jesus. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa bawat isa sa kanila at pinagaling sila. Nagsilabas sa marami ang mga demonyo, sabay sigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." Ngunit sinaway sila ni Jesus at hindi pinahintulutang magsalita sapagkat nakikilala nila na siya ang Mesiyas. Nang mag-umaga na, umalis si Jesus at nagpunta sa isang ilang na puok. Hinanap siya ng mga tao at nang matagpuan ay pinakiusapang wag munang umalis. Subalit sinabi niya, "Dapat ko ring ipangaral sa ibang bayan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos sapagkat yan ang layunin ng pagkasugo sa akin."
at mangaral siya sa mga sinagoga sa Judea. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Sa ating unang pagbasa, magandang unang mapansin anong sinabi ni San Pablo sa mga taga-Korinto na sila'y parang bata pala. Hindi pa niya mabigyan ng pagkain, gatas pa lang, sapagkat hindi pa sila lumalago sa pananampalataya nila. Hindi pa sila lumalago sa kanilang gawain na sana yung paglago ng pananampalataya ay nagbubunga sa kanilang gawa at pakikitungo sa kapwa. At ano yung dahilan? Bakit sinabi ni San Pablo na bata pa ang pamayan ng Kristiyano sa Korinto? Kasi sila'y nag-aaway-away. At yung pag-aaway-away nila ay nagkakampihan. Ay, kay Apollos ako, ako kay Pablo ako. Kung hindi ka kay Apollos, sige, magkaaway tayo. Pero maganda yung paalala ni San Pablo sa kanila para lumago sila at mas makikita nila ang mas malaking perspektibo. Mas makita nila ang buong katotohanan. Sinasabi niya, sino ba si Pablo? Sino si Apollos? Tagapahayag lamang. Pero ang Diyos ang nagdulot ng pagbubunga at pag-usbong ng mabuting balita ni itinanim ni Pablo o ni Apollos. Pareho maglilingkod. Kaso nga lang nagkaroon yata sila ng fans club. Kaya nag-away-away yung mga fans club nila. Pero sabi ni San Pablo, ang tignan ay ang lahat ng ito ay gawa ng Diyos. Hindi nakatuon sa tao, kundi nakatuon sa gawa ng Diyos. Kaya ang isang Kristiyano na lumalago sa pananampalataya, kayang ayusin ng kahit anumang alitan sa pamayanan kung titignan ito sa mas malaking larawan. Mas matututo ang bawat Kristiyano na unawain ang bawat isa kung hindi lang titignan mula sa kanyang paningin, kundi matututo siyang umunawa sa kapwa niya. At kung merong pag-uunawa, kaya nating intindihin ang kapwa natin at nagkakaroon ng pagkakasundo sa pamayanan. Lalo na ho sa panahon ngayon, kanya-kanya tayo ng opinyon at maraming opinyon. Kaso nga lang nawala na sa panahon natin ang pag-intindi at unawa sa kapwa natin. Ang mas gusto natin, tayo yung unawain at intindihin. Pero ayaw nating umunawa at umintindi. Siguro magandang hamon ito sa atin at magandang paalala sa atin ni San Pablo na sana tayo bilang mga Kristiyano ay hindi manatiling parang bata, kundi lumalago tayo sa ating pananampalataya. We are maturing in our faith. At yung ating paglago at pagmature natin sa pananampalataya natin ay nakikita sa ating pagmamalasakit at pag-unawa sa kapwa natin. Kaya hayaan din natin, no, ang salitan ng Diyos ang magdala sa atin sa panahong ito. Kung titignan natin ang ating ebanghelyo din, si Pedro inunawa ang pangangailangan ng kanyang biyanan. Ang kanyang biyanan na nakaratay sa karamdaman at hiniling niya kay Jesus na pagilingin ang kanyang biyanan. Inunawa ang pangangailangan. Hindi iwanalang bahala. Hindi isinantabi. Alam niya ang pangangailangan. Kaya nilapit niya kay Jesus ang pangangailangan ng biyanan niya. At sa ating ebanghelyo, magandang makita na ang mga naglalapit sa mga may sakit
kay Jesus ay yung mga kaibigan nila. Kung babalikan natin yung Ebanghelyo, sinabi, at sila'y nilapit ng kanilang mga kaibigan. Mga tao na malapit sa kanila, mga tao na nakakaunawa sa kanila, kaya inilalapit kay Jesus. Kaya ang tao marunong umunawa, marunong umintindi sa kapwa, at sa kanyang paglago sa pananampalataya, inaakay din niya ang kapwa niya palapit kay Jesus. Kaya maturity of faith is not only in understanding our others, not only in showing mercy towards others, but it is also leading people closer to Christ. At yun ang paglago natin sa pananampalataya. Yun ang paglago natin sa ating debosyon sa kay Jesus Nazareno at ang ating pagmamahal sa Diyos. Ang kapwa ay inuunawa, ang kapwa ay inaakay palapit kay Jesus. At sana yung ating salita ngayon ay maging hamon sa atin na lumago sa pananampalataya, lumago sa ating pagsunod. Kung ganun ang ating gagawin, nagiging lumalago ang lumalago din sa puso natin ang salita ng Diyos na una nang itinanim. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, katulad ng mga taong nagdala kay Jesus ng lahat ng may sakit o sinasapian ng demonyo, dalhin natin ang ating makalangit sa ating makalangit na Ama ang lahat ng taong puspos ng paghihirap, pagkalumbay at pangangailangan ng mapagpagaling na pagmamahal. Ang ating itugon, banal na manggagamot, pagalingin mo kami. Banal na manggagamot, pagalingin mo kami. Ang simbahan, naway mapalaya ang mga tao sa anumang hadlang upang maipahayag ang Ebanghelyo sa mga lalaki at babae sa ating panahon. Manalangin tayo. Banal na manggagamot, pagalingin mo kami. Ang nagugutom na daigdig, lalo na ang mga hindi makatarong ang pinagkaita ng pagkain, damit o kalayaan, naway busugin ang Panginoon ng pag-asa at kalakasan. Manalangin tayo. Banal na manggagamot, pagalingin mo kami. Ang mga nagdurusa sa pag-aalala at pagkabahala, naway makatagpo kay Kristo ng sandigan bilang daan, katotohanan at buhay. Manalangin tayo. Banal na manggagamot, pagalingin mo kami. Ang mga nagdurusa dahil sa pagkakasakit at may mabigat na pasanin sa buhay, naway makita ang higit na kahulugan ng kanilang buhay sa pagsubok na kanilang hinaharap. Manalangin tayo. Banal na manggagamot, pagalingin mo kami. Ang mga yumao at nagdadalamhati, naway magkaroon ng pag-asa sa muling pagkabuhay ni Jesus. Manalangin tayo. Banal na manggagamot, pagalingin mo kami. Makapangyarihang Ama, bantayan mo ang iyong pamilya, iligtas at arugain kami sapagkat nasa iyo ang lahat ng aming pag-asa. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Sa'yo, asa.
salamat ng puso. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagabasbas na sa amin tumutubos, upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos sa pagkakaloob ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at na mga banal na kapiling mong lagi ang iyong pagyiliw at pagkakandili. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, nilingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian.
alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Inig mo'y isang
awit pag ang baling ng aking diwa ay sa'yo. Huwag na huwag pababayang masipayo. Ikaw ang bugtong inina ng buhay, tulad mo'y kapayapaan pag-ibig. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, inip mo'y isang awit pag-iho. Panginoon ko, hanap-hanap ka ng puso, tinig mo'y isang awit pag announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang may sakit o may karamdaman sa ating healing mass and service. Bukas, September 5, 2024, Huwebes, sa ganap na ika-anim ng gabi, makiisa po tayo. Mga kadiboto, atin pong suportahan ang mga opisyal na social media accounts ng Quiapo Church. Halina't ilike at mag-subscribe sa mga opisyal na social media accounts ng ating parokya. Tingnan mabuti ang profile name at pictures ng bawat social media accounts. Facebook account, YouTube account, Instagram account, Threads account, X or Twitter account, TikTok account. Maging mapanuri po at mag-ingat sa mga peke at mapanlinlang na social media accounts, lalo na sa YouTube, kung saan pinapalabas ang mga lumang videos ng ating misa o galing sa iba pang simbahan. Ipalaganap natin ang mga opisyal na social media accounts ng Quiapo Church. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa pagkain mong bigay, ay humihiling ng lakas mong inilalaan upang ang kagandahang loob namin madagdagan sa paglilingkod namin sa iyo yung kadakilaan na nagpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tulad po ng binanggit ko kanina, ay
inaanyayahan ng lahat ay na maging mapanuri sa mga social media accounts na minsan ay ginagamit ang pangalan ng Kiapo Church. O kahit sa YouTube ho ay yung mga clickbait, nakalagay ho doon yung imahe ng buong Nazareno, tapos nakalagay Kiapo Church Live Mass, tapos pag kinlik mo, hindi naman sa Kiapo yung misa. O kaya mayroong pagkakataon ho na ang misa ho ay nang dati pa, yung mga 3 years ago o 2 years ago ay nire-replay ho nila na sinasabing misa daw ho ngayon yun. No, panloloko na yung sabihin mong misa ngayon yun, eh misa yun nung 3 years o 2 years ago. Mayroon pong nagsabi sa akin, Father, nagsimba ako kaninang alas 6. Tapos nag-send sa akin ng picture habang nag-o-online mas siya. Ang nagmimisa si Monsignor Ding. Eh ako yung nagmisa. Eh ko, paano nagmisa si Monsignor Ding ng alas 6? Eh nasa Canada siya. Sabi ko, ay replay yan 2 years ago o 3 years ago kung Sunday. Hindi yan live. Nabudol ka. At ganun din, no? It's also a copyright issue dahil ang mga content na pinapalabas din natin sa ating social media account ay tayo ay may copyright. No? In full or in partial. No? No one can reproduce without our permission. Kaya po, nakita natin yung mga official TikTok, social media accounts. Follow nyo kami. Lalo na ho sa YouTube, follow nyo ho kami ron. 420,000 pa lang po ang followers namin. We hope to reach 1 million tulad ho ng followers natin sa Facebook na 4 million. 4 million po ang followers natin on Facebook. Baka sakali, follow nyo rin kami sa YouTube account natin. Sumain nyo ang Panginoon. At sumain rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito na may maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus
Nazareno, niluluwalhati ng amin.